Naglagay lang tayo ng pinaka dito, parang letter L na bakal, no? Tapos yung pinaka individual na separator, dito nakapako totally L. Good. So pwedeng matanggal to. Pero hindi siya basta-basta matatanggal kasi nga naka lock siya dito. Ay. So sumatotal, yung kahoy binigay lang sa akin, ang gastos ko dito sabihin nating nasa 150 pesos lang, no. Good day mga kalapatids. So for today's video, eto nga mga kalapatids, no. So time check natin, 6:23 AM. So kakatapos ko lang magpakain sa mga warriors natin dito sa breeding section natin, no. So dun sa mga nakapanood ng ating vlog content sa ating Facebook page na merong bumaba na dagit, eh ayun, bumaba siya at the same time nadali siya ng mga mababait na pusa dito sa aming lugar. Ayan. So, muti na lang napigilan. Pero na ano pa rin. Matamaan siya. No? Ayan. Medyo bagsak yung pakpak. Kawawan dagit. Ayan, no? Tuloy. Na injury. Sa sobrang, ano niya, tambay niya dito, nadali siya ng pusa. Pero buti na lang, eh, nakuha nga siya agad. At napigilan, madali ng tuluyan, no? So, pagagalingin muna natin yung dagit. Nakita ko yung Sing Sing Taiwan 2023. No? Ayan, young bird pa. Dun sa, kung nakikilala nyo ito, mga kalapatids, dun sa mga kalapit na lugar natin yan dito sa Bulacan, San Jose del Monte. Ayan, PM nyo na lang, baka kung tama naman siguro yung number, si, number code ng ibon na to versus dun sa i-chat nyo, eh, willing naman tayo ibalik to. Sa ngayon, hindi natin pwedeng pakawalan kasi nga, na-injured yung pakpak. Ayan, baka mamaya, panlaban nyo pa to sa all bird category. Sa pang south. Sayang naman. Di natin alam yung linya. Di ko rin alam kung kanino yan. So, yun. PM na kayo mga kalapatids, no? So, nung nakaraan nga din, eh, nag-reset up ako, mga kalapatids, ng ating loob ng flyer slope, no? So, yung naging materialis natin, actually, nandito may mga natira pa. Pero, meron kasi ako dito na isa't kalahati na ganito kahaba. Yan, bigay lang ng tropa yan. Shoutout kay Boss Archie. Tapos, ganito. Tatlong plywood na ganito. So, isa lang yung nagamit ko. So, nagkaroon nga ako na reset up sa ating flyers loft. So ginawan ko sila ng lehitimo na box perch. Ayan mga kalapatids, medyo nasa tatlong oras ko din siguro nilagari, minartilyo at nilagay dito sa loob, no? Pasensya na, medyo malabo ang ating kuha, ah. Ayan, no? Hindi pa kasi sibol si Haring Araw kaya medyo makulimlim pa at saka maaga pa naman talaga sa totoo lang. So itong galing sa loob na binababad natin na redstone na may halong pink mineral, tinanggal ko muna. Hindi ako araw-araw totally nagbababad, every other day, no? Tapos lalo na kung loading ng ating derby training, kunyari Friday yung pinaka loading, Webes pa lang binatanggal ko na, no? Hindi ko binababaran ng Friday. So eto na nga yung pinaka actual na itsura o bagong setup ng ating flyer slope. Ayan, mga kalapatids, no? So kung mapapansin nyo, etong ginawa ko noon na palutsina na box perch, eh dito yung nakalagay, di ba mga kalapatids, dyan. So nangyari, binaklas ko, nilipat ko dito, nilagay ko dun sa ilalim ng pinaka widow wood. Tapos eto nga, dyan na tayo naglagay ng kanilang box perch. Mas maluwag na yan, mas makakapagpahinga na sila ng gusto dyan. So mamaya, check natin kung ano yung mga ginawa ko dyan. The same time, ano yung materialis at paano ko ba ginawa yung mismong ganyan na box perch nila. Kung mapapansin nyo, ayan, libre light, ah. Hindi yan eskwalado mga kalapatids kasi eh, mabilisan na gawa lang yan, no? Pero importante, makapaghapo sila dyan ng ano, matiwasay. Tapos yun, syempre makapagpahinga sila ng maayos, no? Tama po ba yun? A few moments later. Update tayo mga ka-EA. So, ito nga yung pinaka-actual na itsura niya ng mga kalapatids. Di hamak na mas maluwag kumpara dito sa luma natin na box perch. Pero, nanginginayang kasi ako dito kung hindi ko ibabalik. So, sayang pa rin yung espasyo lalo na dito. So, sabi ko, tanggalin ko na lang yung mga bee perch natin na luma na plastic. Tapos, subukan muna natin ganito yung pinaka-setup at mukhang mas okay, no? Ang kinaganda kasi ng ganito mas malapad, mas mamomonitor natin yung dumi kada individual na ibon, no? Tapos hindi lang individual na ibon yung pwedeng magkasya diyan, kumbaga sinukat ko na siya. So possible kasya naman yung magpares kung sakaling mag
motivate tayo ng ibon, maglalagay lang tayo ng paso dyan ng mga kalapatid. So, obra na. So, etong Widow Wood Box, no, hindi na natin nadagdagan. So, shoutout nga pala ay Juniel Rivera, sa kanyang galing to. So, nung binigyan niya ako nito, pinalatan ko ng ibon, anak naman nung biopigeon line natin, which is kapatid na buo neto ni Alaska. No, kaya lang sa mga ampalad, nadali daw ng pusa, yun, sayang. Oh, no. So, eto mga na maalapatid. Actually, tapos na ako maglinis, at yan, napaganda ng mga droppings. Ito na lang mga naiwan sa droppings ng ibon natin. Yan, solid na solid. So, paparonda muna tayo, kasi bukas, eh, meron na naman tayong loading at third lap na sa linggo ng mga kalapatid, sprint race, no? So sana makabawi si Saber. So yung huli natin training sa Chaong Quezon, hindi ko na-expect na mag-i-speed ng 1,100 plus ulit ito si Saber. Ang problema din natin, sali sa pooling. So wrong move. So tawag na ito. So ang gagawin natin, palipad muna siguro tayo bago natin i-check yung mga materials tsaka kung paano ko nga ba kinabit itong pinaka-box parts na to. Ayan. So ayun mga kalapatids, papalipad muna tayo ngayong umaga. Sige, sige, lipad. Alright, lipad muna tayo. Itong isang bagong binubiewing natin, tambay ko muna dyan ha, hindi ko pa pwede. Tiis-tiis muna. So habang nagpalipad tayo ng ating ibon, ito nga, napapakita ko sa inyo yung pinaka ginawa natin na box perch nila, no. So ito, ayan, mapapansin nyo, salon-salo yung dumi. So mamomonitor nyo kada ibon. Tsaka usually naman, kada ibon, meron talaga silang personal na gusto na pwesto. Na pag napwestohan nila, teritoryo na nila, tapos marerecognize nyo na sila lang talaga yung nandun. Ayan. So ito nga, mga alapatid. So pinaka-setup natin, naglagay lang tayo ng pinaka, ang tawag dito, parang letter L na bakal, yung nabibili lang din sa hardware. So isang pares nito, 45 pesos. Ayan, so hindi lahat nilagyan natin kasi kagaya nito mga kalapatids. Meron na siyang nakausling bakal, so parang ito na yung pinansalo ko dun sa mismong kahoy. No? So ito, 3 parts na plywood. Tapos, basta hindi ko alam kung anong saan galing tong materialis na to ng tropa na binaklas niya. Parang kama ata or something. Tapos yun, sabi niya instead of itapon or i-alok sa ibang tao dahil tropa naman natin si Boss Archie yun sa atin inoper at may natira pa nga, no? Tapos yung pinaka individual na separator hindi to nakapako totally, ayan, naka-angkla lang siya dyan, ayan, mapansin nyo may pako lang, nakapagitna lang yung mismong plywood, so pwedeng matanggal to pero hindi siya basta-basta matatanggal kasi nga naka-lock siya dito, ayan, oh, may nylon cable akong kinabit dito, binutasan ko lang tapos tinali ko dun sa pinaka ano natin, steel matting yun. So ganyan lang pinaka setup and mga kalapatid. So etong dulo o yung pinaka ibabaw, so dalawang letter L yung ginamit ko kasi nga wala tayong mag-aangklahan ng bakal dun. So dito naka-screw sa kabilang side, ito medyo risky to kasi naka-nylon cable lang din pero hinigpitan ko naman so sana tumagal. Ayan. Tapos dito ganun din, nakasolo rin siya sa bakal kaya ito kumpiyansa tayo na hindi ito mababaklas. Tapos dito, ganun, letter L ulit ayun mga kalapatid. So, yan. So, yun yung pinaka-setup ng ating bagong box perch mga kalapatid. So, suma total, yung kahoy, binigay lang sa akin. Ang gastos ko dito, sabihin natin, nasa 150 pesos lang, no? Kasi yung letter L na ganyan, dalawang pares yung binili ko. So, nasa 90 pesos plus yung screw na black screw na ganyan, piso isa yan eh. Siguro nasa 150 o 170 lang yung nagastos natin dito. Tapos ginawa ko to, sinimulan ko ng alas 3 ng hapon, natapos ako alas 6. Ayan. So solo ko lang siya ginawa, pahirapan talaga, tapos best effort lang para lang sa mga ibon natin. Ayan mga kalapatid. So, tapos etong lumang box perch naman, so nanginayang nga ako. So pwede ko na hinanapan ko ng pwesto, titingin ko, ubra naman dito sa ilalim ng pinaka widowwood. Kaya ayan, nandyan. So ayan, all goods. Ang galing! Ang galing! 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Walo lang yung pinakawala natin. STP to lang pala pero nag-isang damakmak na kalapati yung lumilipad dito. Malamang may nakasabay na naman sa tropa natin yan. Either kay Boss Jordan yan o kaya kay Boss Joe mga kalapatids, no? Grabe, napakarami. Sarap magparonda pag gano'ng karami, no? Kaya lang ang bigat kasi sa gastusin pag gano'ng karami yung patutukain mo kasi mahal ng patuka. Alam niyo yun? So ayan, yung iba nating ibon yan, naronda pa. Naku po.
Ayan, nagbabaan na ibang ibon. Tapos itong bagong viewing natin, ayan siya. So, dyan-dyan ka muna. Tis-tis ka muna mga 2 linggo hanggang sa lumabas yung pinakakulay na mata, no? So, yun muna yung update natin for today's vlog kasi medyo may pasok pa tayo sa trabaho. So, pagka bumaba yan, siguro maya-maya, subukan natin magpakain. Ayan. So, maraming salamat sa mga kalapatids natin dyan na walang sawa nanonood, syempre. Kung bago pala sa ating YouTube channel, syempre, huwag kaalimot na mag-like, comment, and share, at mag-subscribe. Ayan. So, ito nga yung bago nating setup. So, ingat mga kalapatids! Keep safe! God bless!